Happy Easter. Mula doon sa mga nag-positive na as per our management ay umabot na sa 117 at the moment, mahigit kalahati na po doon yung mga nasa isolation facilities. Simula po ito nung Thursday na nagka-problema kaming maghanap ng mga isolation facilities para sa aming mga health workers, at yung iba ay napwersang manatili muna sa kanilang mga bahay kahit na hindi conducive for home quarantine yung iba. Kahit papano, dahil sa clamor ng mga netizens, sa tulong ng mass media at panawagan ng mga health workers, ay gumugulong na po yung yung disposition papunta sa mga nabuksang bagong isolation facilities na commission ng DOH. All right. 117 ito, Sean, 'di ba? Sa yes. Sa total na ilan? 117 sa total na meron kaming mahigit kumulang 1,300 health human resource. Pero yung na-swab nung Tuesday ay 180. Mm-hmm. So it's 117 out of the 180 na na-swab noong Martes. Nako po, oo. So Sean, itong mga nagpositibo ay mga naka-assign ba sa COVID ward? Karamihan? At yung isolation facility na naging problema nyo, hindi ba kayang i-provide ng ospital? Una sa lahat, yung Philippine Orthopedic Center po kasi ay hindi COVID facility. No, ang role po ng Philippine Orthopedic Center simula pa po nung pandemic ay kami yung tumanggap at sumalo nung mga karamihan sa pasyente na mayroong issues o problema sa buto, sa gulugod at sa kalamnan noong mga malalaking ospital sa Kamaynilaan at sa mga karating probinsya na nagsara ng serbisyo para sa ganitong uri ng mga karamdaman dahil nga po sila ay ginawang COVID center. Although nagtalaga po ng isang wing yung ospital para sa mga pasyente na magpo-positibo while they are while they are admitted dito sa ating ospital. So yan po yung sitwasyon. Meron naman pong nagawa na mga humigit kumulang 30 bed capacity na isolation facility yung ospital, subalit hindi po talaga sasapat given na nagulat kami na 117 yung nagpositibo ngayong linggo lamang, isang bagsakan. Oo, pero that is because nag-handle sila ng maraming COVID patients. May dumagsabang COVID patients o wala? Talagang ibang sakit? Hindi pa natitiyak kung paano yung cross-infection. Bagamat yung aming hospital po kasi dahil sa mandato po namin na maglingkod sa mamamayan, wala po ditong pag-discriminate o hindi po kami nagre-require na COVID negative yung isang pasyente na i-admit katulad ng ibang mga private hospital. So kami po kung meron hong mga biktima ng mga trauma o mga vehicular accidents na kailangan po talagang i-admit dahil bali po yung kanilang mga buto o mayroon po silang karamdaman sa muscles, ay ina-admit po sila at binibigyan ng tugon nang wala pong testing. So hindi minsan, kung sila po ay ooperahan na kailangan pong i-require yung COVID test, doon po na ka-found out na yung iba po sa kanila ay positive. O kaya, sa kalagitnaan po ng kanilang admission, nag-i-exhibit po sila ng symptoms at na-expose din po yung ating mga health workers doon. Although yung stratification ng mga na positive sa COVID noong Martes ay wide-ranging, mula ito sa mga espesyalista, mga nurses, mga allied health professionals at kahit po sa mga nagtatrabaho sa aming support units sa mga opisina. Doon sa 117 na binabanggit mo, Sean, ilan doon ang critical ang condition sa ngayon? Fortunately po, most of our colleagues ay nag-i-exhibit po ng asymptomatic to mild symptoms. Although
nagpalabas po yung aming director ng official statement. Unfortunately, positibo din siya. At according to his statement, bumababa ng konti yung tinatawag na oxygen saturation o yung porsyento ng oxygen na nalalanghap ng ating katawan na isa sa mga sintomas ng COVID-19. Pero karamihan po sa amin ay asymptomatic to mild. Ikaw, Sean, kamusta? Kamusta ang test mo? Maayos pa naman po. Negative naman po. Although nakasalang po akong i-test next week para lang po masigurado. Pero dahil po dun sa aming katungkulan sa aming public sector union, ay busy po kami ngayon sa pagtugon doon sa mga pangangailangan ng aming mga COVID positive health workers na nasa mga iba't ibang isolation facility sa kasalukuyan. So paano mangyayari ngayon sa mga pasyente na supposedly dapat diyan dadalhin, no? Because of the rampant COVID cases nga sa ating mga ospital, paano mangyayari sa kanila? Tatanggapin niyo pa ba kapag sila ay pumunta diyan? Ayon po sa official statement ng aming OIC na si Dr. Michael Bengzon, patuloy pong tatanggap ng mga pasyente ang aming emergency room. Ang pansamantala pong isasara ay ang aming outpatient department o yung servisyo na face-to-face consultation o yung walk-in consultation ay nakasara siya simula bukas hanggang sa mga susunod na araw. Inihinto din po muna yung tinatawag na elective surgery o yung mga scheduled surgery. Pero magpapatuloy po yung mga emergency surgery para po sa mga dagli ang nas na mga procedures. Alright. Sean, anong tulong ang kailangan ng mga health worker ngayon mula sa pamahalaan para sana maiwasan yung ganitong sitwasyon pa in the future? And pangalawa, ano yung kailangan ng mga kasalukuyang may sakit? Yes. Naglakas loob kaming iisabihin ito sa madla sapagkat gusto namin na hindi na maulit, no, yung problemang nangyari sa amin na talagang nagkumahog. Alam niyo naman po, maliban po sa physical na sintomas ng COVID, mas malaki yung tama po yung mental anguish sa isang health worker na yung sakripisyo niya ay dadagdagan pa nung kanyang alalahanin na ikaw ay positibo at uuwi ka sa iyong mabahay at posibleng makahawa ka ng iyong mga kamag-anak at mga kasama sa bahay. Nananawagan kami sa Department of Health na patuloy na magbukas ng mga isolation facilities para sa mga health workers at para sa ating mga kababayan na wala po talagang kayahan na mag-isolate. According po doon sa statement ng Philippine Orthopedic Center, patuloy po kaming tumatanggap ng donasyon na lalo na po mga N95 at mga surgical face mask dahil nga po doon sa pinaigting na pag-iingat at protocol para sa aming mga health workers. At ibinibigay din po namin ito sa mga pasyente at pantay na walang kakayanang mag-provide ng araw-araw na face mask. Oo. Alright, Sean, wala na tayong oras. May contact ka ba? Saan pwedeng kumontak ang mga gustong tumulong para sa inyong PPE? Pwede po kayong makipag-ugnayan sa Facebook account ng aming union, Philippine Orthopedic Center Workers Union, o sa Philippine Orthopedic Center po mismo. Pero isa na lang po panawagan, nadi-discriminate po kasi yung mga health workers namin sa kasalukuyan. Ayaw isakay ng taxi, tsaka may kumakalat po ng mga text na huwag na raw pong gumawi sa Banawe. Hindi po nakakahawa ang pagdaan sa Banawe o sa anumang bahagi ng Quezon City. Nakakahawa po ay kung ikaw ay maubuhan o makalanghap ng isang tao na hindi nagmamask. So patuloy po tayong mag-ingat pero alamin po natin yung mga katotohanan at huwag po tayong maniniwala sa fake news. Well said. Alright. Maraming salamat, Sean Belche. Sana marami ang tumulong. Si Sean po ang head ng Philippine Orthopedic Center Workers Union.